Okay, magandang gabi. Ang video na ito ay tungkol sa pag-convert itong stock key dito sa nabili kong flip key. Baling gagawin ko itong remote ng stock key na ito at saka itong mismong susi ay lilipat ko dito sa nabili ko. Bali itong hindi na natin ito gamitin kasi nga ito ay mas maikli compare dito sa stock key. Kumbaga, ayoko siyang gumitin tsaka gastos pa sa pagpapaduplicate. So, umpisa natin. So, ang gagamitin lang natin ay screw. Muna gagawin ay tatanggalin natin to. Babaklasin natin itong nabili kong flip key. Yung nga pala, itong flip key na tayo nabili ko lang sa Shopee. Nagkakalaga ng 174 pesos. Merong mga nabibili sa Facebook, 900, so mahal. So, una muna natin gagawin ay baklasin to, flip key. Madali siya nababaklas. Wala siyang screw, basta ko na lang siya ginanon. Tago natin siya. Ngayon, may screw siya dito, tatanggalin natin. Diyan itong screw na to, itago natin, baka wala. Diyan ito. Ito ilagay ng battery niya. So, natanggalan natin yung dalawang screw, bali. Ayan. So, yun. Una natin gagawin ay tatanggalin to para matanggal to ay ito, meron siyang parang maliit na bakal doon. So ang gagawin ko ng paraan para matanggal to. So ang naisip ko ay mamartilihin ko to ng yung pinakamaliit na pako, kalabito at ang tawag doon. So, yan. Okay, guys. Pasensya na, hindi ko napakita ang pagtanggal ng nito. Baling ginawa ko. Kasi ito, nakabaon siya doon. Kabilang dulo ang ginawa ko. Pinukpok ko ng itong maliit na pako. Kalabito dito. Pinukpok ko siya. Tapos, hintay ko loobas yung kabilang dulo. Pag pinukpo ko siya, lumabas siya doon. So, ang paglabas ay hinugot ko na lang siya ng long nose. Yan. So, ito, tatabi ko siya. So, ngayon, pwede na siyang tanggalin. Yan. Baka kasi magamit ko pa ito eh, mamaya. Baka lang. Kung hindi, eh, ididikit ko na lang. So, ito, hindi na natin ito gagamitin. Gagawin natin itong susing ito, ililipat natin dito. Okay? So, matapos na mabaklas itong flip key, ito namang stock key. Ating tatanggalin. Screw. Isa lang ang screw nito. Ayan, tago natin ito. So, hindi natin gagamitin. Ayan. So, wala nang screw. Tatanggalin na lang natin siya.
So yun, tatanggalin niyo lang siya. Tanggalin niyo lang yung cup dari. Yan. So ito yung battery niya. Lipat natin siya dito. Tsaka ito yung remote. Battery muna. Pansin nyo dito, itong stock ay medyo nakataas itong dalawa. Ito kasi medyo lubog. So, ang gagawin ko, medyo itataas ko siya. Para hindi lang magka-problema. Okay na yan. Maluwag. Ito masikip. Okay lang siguro yan. Hindi perfect yung pagkakagawa ng flip key. So tabi muna natin. Tapos ito yung motor. Lipat natin. Remote pala, hindi motor. Bali, meron siyang silicone na nakabalot. Siguro para hindi mabasa. Waterproof. Waterproofing. Ayan, natanggal ko na siya. Medyo nakapasok-pasok talaga dito siya sa loob. Ginawa ko, hinila ko siya ng long nose. Ayan, natanggal ko naman siya. Ay, hindi nasisira. So, dito ko muna. So, itong remote, ay, lilipat natin. Dito. Hindi ko lang alam kung kailangan pa nito or hindi na. Pero tingin ko ay kailangan pa. So yan, lagay muna natin ito dito. Tago muna natin kasi tatanggalin natin itong susi. So yun nga pala, hindi pa, ito pala hindi na tumagamit itong silicone na ito. Bali, tatanggalin natin siya dito sa loob. Ganito yung tinanggal ko siya. Nakalagay lang siya ganyan, tinanggal ko. Yan. Tapos ito wala na, hindi na siya magagamit. Yan. Okay, ang next natin gagawin ay tatanggalin natin itong stock na susi dito sa ating stock na remote. So, para magawa natin yun, kailangan natin ng screwdriver na maliit. Tatanggalin ko lang itong maliit na turilong ito, tapos tatanggalin ko itong stock na susi. Kasi ito yung gagamitin natin at ikakabit natin doon sa ating nabiling flip key. Okay? So, yun guys, natanggal na natin itong ating stock na susi dito sa stock na remote gamit itong maliit na screwdriver. Nalis ko lang itong tornilyo dito, tapos inalis ko na siya.
So ito yung gagamitin natin doon sa flip key. Hindi na ito kasi ito nga ay maikli. Ang feedback kasi ng aking mga kilala dito ay maiksi masyado. So pag nung pinaduplicate nila, pag sinusin nila ng ganon at pinihit nila ng ganon, kumakaskas yung mismong flip key doon sa case ng steering wheel. So kumbaga hindi siya advisable na gamitin para sa akin. So, ang ginawa ko ay ito yung gagamitin ko kasi mas mahaba siya. So kung titignan nyo siya ay yan, mas mahaba. Tama yung sukat niya. So ito gagamitin ko lang siyang pattern para makikikilin natin kasi ito eh, para makikil ko ng ayos. So yan ang gagawin natin. So nilagyan ko ng mark siya. Actually may kikil na tong kanina. Kinikil ko na siya kanina. Kung mapapansin nyo parang may kikil na siya. Kinikil ko kanina kasi tinesting ko itong nabili kong kikil sa Mr. DIY. 100 pesos lang to, kumbaga. So tipid pa rin kung ito ipapaduplicate nyo na 700, 500 to 700 pesos. So hindi naman mahirap magkikil. Tsaga lang. Ganyan-ganyan lang naman hanggang pumantay siya dito sa stock na dito sa susian ng flip key natin. So papakita ko sa inyo mamaya yung finished product ko sa kung maigagaya natin ito. Okay? Okay guys, ready na natin kikilin tong ating stock key. So ang ginawa ko ay humanap ako ng lugar kung para maging steady itong flip key gamit ang vice grip. So ito siya, steady na. Kasi mahirap magkikil pag hawak mo lang sa kamay. So para mas madaling magkikil, steady nyo siya. Alam ko yung iba sa inyo may mga gamit sa bahay. So mas madali. Ako kasi ay wala. So gumawa lang ako ng paraan para maging makahanap ako ng lugar kung saan ito maiipit. Para steady siya. Para madaling magkikil. Ganyan. So namarkan ko na kasi siya kanina. So alam ko kung kailan ako titigil sa pagkikil. So hindi lang masyadong kita siguro sa camera yung marka ko. Pero alam ko may marka siya. So tiyagaan lang, kikil lang ng kikil hanggang pumarehas siya dun sa stock flip key. Papakita ko sa inyo mamaya yung finish product ko pag matapos ko nang gawin to. So yun, ready ko ng butasan itong ating stock key. Ang ginawa ko ay pinagpatong ko yung susi na galing sa flip key tapos yung sa stock key. Tapos gumamit ako ng barena na kasing laki lang ng kung kakasya dun sa butas dun sa stock flip key. Yung kita naman na yun, sakto siya. Tapos para magsilbing guide para mabutas ko ng tama sa tamang posisyon yung stock. Chine-check ko siya para make sure na tama yung pagkakabutas ko. So yan, tama. So ito may butas. Tetesting ko ngayon kung pasok. Kung kita ko yung butas. Kung pumaparehas dun sa butas dun sa pyesa ng flip key. Medyo nagka-damage na yung stock yung galing sa flip key susian. Kaya hindi ko na siya may pasok. So, okay lang naman, hindi ko na siya gagamitin. Ang importante yung stock key. So ayan yung lock na tinanggal ko kanina. Babalik ko ngayon siya sa butas. Siya yung magsisilbing lock natin para mas matibay. Kung pumalpak ako kanina, ang gagawin ko sana, ididikit na lang yung susi gamit ang steel epoxy. Okay din yun. Pero, naging maayos naman na aking pag-DIY. Kaya, hindi ko na kailangan mag-steel epoxy. Tama yung pagkakabutas ko. At pwede kong ibalik sa dating pagkakabit. So yun, papakukunin yung lock doon sa butas
dahan-dahan ko siyang pinapako kasi baka matamaan yung pyesa ng flip key, yung chrome na pyesa ng flip key. Tapos pinatungan ko siya ng basahan para hindi magasgasan. Niingatan ko kasi baka mabasag or magasgasan yung chrome na part ng flip key. So yun, tapos na natin kikilin yung ating stock key para magmukhang ganito. Ito yung galing sa flip key. Ginaya ko lang ito tapos binutas ako gamit ang barena. Tapos ay kinabit ko na dito sa ating, sa isang pyesa ng ating flip key. So ayan ang itsura niya. Matibay siya. Kasi may lock siya doon, yung aking pinukpo kanina. So ang gagawin ko na ngayon ay i-assemble to para sa ating finished product. Nga pala, kung gusto niyo mas mabilis yung pag pinindot niyo, mas mabilis lumabas yung key, pwede niyo pihitin ito bago niyo i-finalize yung pag-lock. Pihitin niyo lang siya ng isang beses pa. Yan. Tapos, yan. Testing. Yun. Kita niya mas mabilis yung ating yung paglabas ng susi kasi inikot ko pa siya ng isang beses pa. Okay. Balik ko lang yung mga tornilyo. Balik natin ang battery. Liktad pa na aking kinabit. Ang remote.
Yan. Tapos na ang ating conversion ng stock key to flip key gamit ang stock na susi. So, hindi natin ginamit itong galing sa flip key susi kasi nga maiksi. So, ang purpose ko talaga dito ay magamit yung original na susi at ilipat dito. Bukod sa nakatipid na, mas maganda pa yung performance nito kasi mas mahaba ito. Hindi siya kakayod dun sa ating steering wheel pag pinasok. Kasi ay mas mahaba. So, yun lang ang ating tutorial sa ngayon. Maraming salamat po.